Pamunuan ng Iglesia ni Cristo, ipinagpasalamat ang pagtitiwala ng Pangulong Duterte sa tagapamahalang pangkahalataan ng Iglesia ni Cristo, buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo kaisa ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa tutulong para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Si Aile Emilio sa detalye. Nagpapasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang pagtitiwala sa tagapamahalang pangkalahatan ng INC ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Si kapatid na Eduardo V. Manalo ay itinalaga ni Pangulong Duterte bilang Special Envoy of the President to Overseas Filipinos Concerns. Nilagdaan ng Malacanang ang appointment paper nitong Pebrero 13, 2018. Sa nasabing appointment paper mula sa Malacanang, magsisilbi bilang Special Envoy of the President to Overseas Filipinos Concerns ang kapatid na Eduardo V. Manalo mula Enero 30, 2018 hanggang Enero 29, 2019. Sa statement na inilabas ng Iglesia ni Cristo Public Information Office, sinabi ni INC spokesperson Brother Edwil Zabala na ang buong kapatiran ng INC ay kaisa ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo na tutulong sa mga kababayan natin nasaan man sa mundo para sa kanilang kapakanan. Kagayaan niya ng inilunsad noon pa na programa ng kapatid na Eduardo V. Manalo na Kabayan Ko, Kapatid Ko. Sa nasabing programa ay tumutulong ang INC sa abot ng makakaya sa mga kababayan natin mula sa iba't ibang bansa. Bukod pa rito, iba't ibang malalaking aktibidad na rin ang nailulunsad ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng kapatid na Eduardo V. Manalo, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang panig ng mundo. Bago matapos ang taong 2017, naglunsad ang Iglesia ni Cristo ng worldwide lingap sa mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo sa pangunguna ng Felix Y. Manalo Foundation na nagkaloob ng libreng medical at dental services bukod pa sa ipinamahaging relief goods. Napakaraming tao ang natulungan ng INC sa isinagawang pangbuong mundong lingap. Agad ding nagkakaloob ang INC ng lingap sa mga nasalanta ng kalamidad sa iba't ibang bansa. Lalo ring pinalakas ng Iglesia ni Cristo ang pagkakawang gawa at proyektong pangkabuhayan nito. Naitayo rin noong nakaraang taon ang pinakabagong eco-farm project sa labas ng Pilipinas na nasa Lady Brown, South Africa bilang bahagi ng proyekto ng INC na labanan ang kahirapan. Para sa Eagle News, Aile Emilio, I'm 1 with 25.